Hi there, kings and queens! I'm back again for another video. And today, ako si Professora Barbs. And I have my reading glasses. Ayan, para kompleto yung ating look. Ito si Professora Barbs na purple lang hair and nakasalamin. Tapos naka-tweed jacket. Anyway, yun lang naman yung style ko for today's video. And for our topic for today is about fashion school. So, ano nga ba ang mga pronunciation ng mga Italian brands na ito? Yung correct pronunciation ng mga brands na ito. So, hindi ko na masyadong patatagalin yung aking video and let's get started. For today's episode, it's about Italian fashion brands. For sure, tayo mga Pilipino, hindi tayo masyadong mahihirapan sa pag-pronounce ng mga Italian brands na ito. Why? It's because meron tayong 30% na Spanish sa ating native language na Tagalog. And I believe na ang Spanish ay parang distant relative ng mga Italians. Kaya for sure, medyo madali para sa atin i-pronounce ang mga words na ito. And napaka-exciting na topic for today. Kaya umpisahan na natin. Our first word or first brand na meron tayo dito, walang iba kundi ang Fendi. Repeat after me, Fendi. Ayan. Ang creative director ng Fendi ay si Karl Lagerfeld. Same with creative director ng Chanel. At si Karl Lagerfeld ay namayapa na noong 2019. So, repeat after me again, Fendi. Ayan. Okay. The second word or second brand na meron ako dito, pero I'm not sure kung familiar kayo, but sa Italy, isa tong sa sikat na designer brand na itong tawagin ay Krizia. Ang spelling ay K-R-I-Z-I-A or parang pag binasa is Krizia. But the correct pronunciation is Krizia. Parang K-R-I-T-Z-I-A. Krizia. Repeat after me. Ang Krizia, it's Krizia. Ang designer ng Krizia ay hindi ko na masyadong kilala, but nabasa ko, namatay na rin siya noong 2017. Siguro sa edad niya kasi masyado na rin siyang matanda for her age, and I don't know kung ano pa yung ibang reason. Okay, moving on. Ito madali lang to kasi for sure mga fans ni Darna, kilalang kilala ninyo kung sino ang kanyang mortal enemy. But, sa Italy, tanggalin mo lang yung A sa dulo at palitan mo ng O. Isa siyang famous designer sa mga red na dress. Walang iba kundi ang Valentino. Repeat after me. Valentino. Not Valentino. Not Valentino. It's Valentino. Yan. Another brand na tinatangkilik kahit replica lang ang meron ng iba. Pero gustong-gusto ng buong mundo itong brand na ito. Walang iba kundi ang Gucci. Repeat after me, Gucci. Ang spelling ng Gucci is G-U-C-C-I, but pag binasa mo siya, parang maikli lang yung U, tapos Chi, C-H-I. Gucci, not Gucci, hindi ganon. It's Gucci. Next, another creative director ng Christian Dior before John Galliano. And isa rin to sa mga magagandang designer when I was a kid, nung kanyang panahon sa Dior. Walang iba kundi si Gianfranco Ferré. Medyo pagpasensya nyo, sinisipon pa rin ako. Gianfranco Ferré. Ang spelling ng kanyang name is G-I-A-N-F-R-N-C-O. Parang Gianfranco, but pronunciation correctly is Gianfranco.
Gianfranco. Parang J-A-N-F-R-N-C-O. And then yung kanyang tawag yun, surname is Ferre. Not Ferre. Not Fier. It's Ferre. F-E-R-R-E. Ferre. Buong pangalan, Gianfranco Ferre. Nahirapan ako sa sipon ko. Former creative director of Christian Dior. Ayan. Moving on, sa isa na namang sikat na leather goods, maker ng mga leather goods, shoes, bags, wallets, or accessories. Walang iba kundi ang Salvatore Ferragamo. Repeat after me, Salvatore Ferragamo. Ang spelling is S-A-L-V-A-T-O-R-E, Salvatore, ang pronunciation. And then yung kanyang surname is F-E-R-R-A-G-A-M-O, Salvatore Ferragamo. Magandang brand ito na nagre-range yung kanilang prices from 80,000 kapag sale, tapos more on 100,000 kapag regular price. And Salvatore Ferragamo is a good quality na leather goods talaga siya. Another brand, I'm for sure yung mga rich people here in the Philippines, kilala itong brand na ito. And he is Bruno Mali. Ang spelling B-R-U-N-O for Bruno. And then yung kanyang pronunciation ng Mali is, ang spelling is M-A-G-L-I. Parang Magli. Pero ang pronunciation is Mali. Medyo pahirap na tayo ng pahirap ngayon sa mga words na meron tayo dito. Bruno Mali. Repeat after me. Bruno, brr, may ganon. Bruno Mali. Yi, yi. Bruno Mali. Ayan. Next, famous ito kahit saan. United Colors of Benetton. Pero, ang pronunciation pala ng Benetton is Benetton. Not Benetton. Benetton. United Colors of Benetton. See? Sikat siya sa mga shirts, accessories. Yun ang pagkakalam ko kasi sa Robinson Manila may Benetton sa Robinson Manila dati. Ayan. Another brand na sikat na sikat lalo na sa kanilang pabango na light blue. Yung Dolce & Gabbana, the correct pronunciation is Dolce & Gabbana. Okay, repeat after me. Dolce & Gabbana. Ayan, not and Gabbana. It's & Gabbana. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Yun. Another brand na medyo hindi siya famous yata dito sa Asia. I'm not sure, but this girl called Laura Biagiotti. Tama? Laura Biagiotti. 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 Ang spelling ng kanyang Laura is L-A-U-R-A. Laura, not Laura. It's Laura. Pero ang Biagiotti is B-I-A-G-I-O-T-T-I. Pero pag-pronounce is Biagiotti. Biagiotti. Laura Biagiotti. Laura Biagiotti. Laura Biagiotti. Ang hirap pa. O, diba? Okay. Next is, yung Moschino is na M-O-S H-I-N-O. Ang pronunciation is Moschino. Not Moschino. It's Moschino. Not Moschino. Hindi rin siya ganun. Moschino.
Repeat after me. Moschino. Ayan. Okay. Ito, famous na famous ito, kahit ha, sa ang parte ng mundo, Giorgio Armani. Madali lang siya, diba? Giorgio Armani. Meron din siya mga diffusion lines like Armani Exchange, Emporio Armani na mas higher, tapos yung kanyang main na fashion house is Giorgio Armani. Pero, ang tricky dito is yung kanyang pabango na Acqua, na tinatawag din yung Acqua di Gio. But, surprisingly, the correct pronunciation is Acqua di Gio. Repeat after me, Acqua di Gio. Ayan. And, yung kanyang pambabae na perfume is hindi Acqua di Gioia. It's Acqua di Gioia. Repeat after me. Acqua di Gioia. A-C-Q-U-A. Yung Acqua de. Tapos, yung panlalaki is Gio. Pagpamabae, Gioia. Acqua di Gio. And Acqua di Gioia. Repeat after me. Acqua di Gio. Acqua di Gioia. By Giorgio Armani. Ayan. Next, ito yung controversial na designer na pinatay ng Pilipino. Sana wala namang magalit sa mga Pilipino pagdating sa family nito ni Gianni Versace. Kasi ang tawag nila dito ng mga Americans is Versace, 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 Gianni, Gianni Versace. No. Yung kanyang correct pronunciation is Gianni. Parang John na may Y. Gianni, Gianni Versace. Not Versace, not Gianni. It's Gianni Versace. Ayan. Okay. Yung ating last na brand na madali lang yung pronunciation and napakasikat din naman ito. That is called Prada. Prada. Yan. Pero, yung buong pangalan niya, na kilala nyo pa ba? Well, ang kanyang pangalan is Miuccia Prada. Ang spelling ng Miuccia is M-U-C-C-I-A. But, pag pinunounce nyo siya, Miuccia, parang M-I-U-C-H-A. Miuccia. Yun yung kanyang pangalan. Miuccia Prada. Yung apelido is Prada. Dalawa ang brand ni Miuccia Prada. Yung kanyang main line na Prada at yung kanyang diffusion line na Miu Miu. Ayan. Meron akong perfume ng Miu Miu and nag-e-enjoy ako sa white flowers and fresh spiciness ng perfume na yon. And I like it so much. Ano pa bang sasabihin ko about Miuccia Prada? Miuccia Prada, siya yung naging parang owner or director ng Prada, pero minana lang niya yun sa family niya. It's because yung kanyang grandfather is a leather maker, shoemaker, bag maker, pero siya never nag-aral ng fashion design, pero nagkaroon siya ng talent sa fashion na laging may simplicity na touch sa kanyang mga looks, sa mga creations niya. And I think itong Prada never nag-repeat ng design ever. Ang hirap nun, diba? So, she is Miuccia Prada. Okay, natapos na naman ang ating more than 30 minutes na topic for today about sa mga Italian fashion brands like Prada, Fendi, Ferragamo, etc., etc. And sana nag-enjoy din kayo sa look ko. Ayan, na purple hair and nakasalamin. Ayan.
By the way, I am Tita Barbara, and if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon. Bye!